sa maayos na kalagayan at malusog na pangangatawan. Para sa ating araling edukasyon sa pagpapakatao, Grade 9, handa na ba kayo? Para sa ating Module 4, Lipunang Politikal, ikalawang linggo, unang araw. Para sa ating mga inaasahang pangpagkatuto, basahin natin. Simulan natin sa paunang pagsubok. Basahin mabuti ang pangungusap at unawain ang mga panhong. Pitiin ang pinakaangkop ng sagot. Una, ito ay maaaring ihamin sa isang lipunan. A. Kamag-aral, B. Bagkadahan, C. Kamag-ana, D. Kakilala. Ano ang tamang sagot? B. Bagkadahan. Nakagawi ang tradisyon na kasanayan ang mga paraan ng pagpakasya at mga hangarin na isang pamayanan. A. Selebrasyon, B. Reliyon, C. Kultura, B. Sining. Ang tamang sagot ay C. Kultura. Sa lipunang pampolitika, sino o alin ang kinikilala na tunay na pos? Pinuno, mamamayan, kabutihang panlahat, at pinuno ng simbahan. Ang tamang sagot ay C. Kabutihang panlahat. Pang-apat, sino may tungkulin na sabihin sa batas ng mga pagpapahalaga at kaya ng mga pamayan? A. Kabutihang panlahat, B. Pinuno, C. Pamahalaan, D. Organisasyon. Ang tamang sagot ay C. Pamahalaan. Panglima, ang pangtawag sa pagsasayos ng lipunan upang masiguro ng bawat isa ay malayang magkaroon ng maayos na pamumuhay. A. Pampolitika, B. Pagkakaisa, C. Pagtutulungan, D. Pamahalaan. Ang tamang sagot ay A. Pampolitika. Sino-sino sa inyo ang nakakuha ng 5 puntos? Magagaling! At kung hindi niyo naman nakuha ang tamang sagot, okay lang yan dahil ito ay pag-aaralan pa rin natin. Ngayon, sa ating balik-aral, sabihin kong elemento, hadlang o kondisyon sa pagkakita ng kabutihang panlahat. Meron kayong 5 segundo upang ito ay sagutin. Simulan na natin. Una, pakibasa. Ang sagot ay elemento. Pangalawa, ang sagot ay hadlang. Pangatlo, sagot kondisyon. Pang-apat, ang sagot hadlang. At pang-lima, ang sagot ay elemento. Para sa ating araling lipunang politikal, narinig niyo na ba ang awitin ni Sharon Cuneta ng High School Life? Alam niyo ba na ang pinakamasayang bahagi ng ating buhay ay high school? Sige nga, pakinggan natin ang awit. High school life, every memory kay ganda. High school days, oh my high school days are exciting kay saya. There are times my problema ka kung ang homework left undone. Pray ka lang, huwag tawagin ka upang di pagtawanan. High school love, my one high school love, not infatuation or crush. Sino rito ang nakarelate sa awit? O yung iba yata nalungkot at ang iba naman ay nakangiti? Sino-sino sa inyo ang may barkada? Pagpatuloy natin ang ating araling. Alam ko na ang bawat sa inyo ay may mga kabarkada. At sigurado rin ako,
kapag kasama niyo ang barkada niyo, talagang masasaya kayo. Tama ba ako? Dahil ang barkadahan ay inihalintulad sa isang pamayanan. Ayan, masasaya. May pa-jump shot pa. Magkakasama sila at magkakasundo. Nagbibiruan, nagtatawanan at minsan din ay may mga pagtatalo. Kung ano ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. At ang kabiguan ng isa ay kabiguan ng lahat. At sa tuwing may kasayahan, magkakasama pa rin bilang kabataan, kasama ang barkada. Ano ang pwede mong maibahagi sa ating lipunan, pamilya o barangay sa oras ng may problema o kagigitan dulot ng pangyayaring pandemya ng COVID-19. Makakapagdiwang ka ba at magiging masaya sa panahon ng may pandemya? Ano ang maaalala mo pagkatapos nito? Ang kultura ang tawag sa nabuong gawin ng pamayanan. Ito ang mga tradisyon na kasanayan, mga pamamaraan ng pagpapasya at mga hangarin ng kanilang pinagbahaginan sa paglipas ng panahon. Lipunang politikal, pampolitika ang tawag sa paraan ng pagsasaayos ng lipunan upang masiguro na ang bawat isa ay malayang magkaroon ng maayos na pamumuhay, pagkamit ang pansariling mithiin sabay ang kabutihang panlahat. Ang pamahalaan ang may malaking bahagi sa gawain ito. Tungkulin ng pamahalaang isakitik sa batas ang mga pagpapahalaga at adhikain ng mga mamamayan. Titiyakin ng pamahalaan ang pagbibigay serbisyo sa pamamagitan ng pagtatatag ng iba't ibang struktura upang makamit ng mga tao ang kanilang mga pangangailangan. Pangatlo, mag-iingat, mag-iipon at mamamahagi ng yaman sa pamamagitan ng pagbubuwis. Pang-apat, magpapatupad ng batas upang matiyak ang soberanya at mapanatili ang seguridad at kapayapaan ng bansa na kailangan sa pagiging produktibo ng lipunan. At ngayon, magbigay nga ng mga halimbawa ng larawan o salita na maiuugnay natin sa lipunang politikal. Ano-ano kaya to? Una, barkadahan. Pamahalaan. Ano yan? Pamayanan. Ano yan? Kultura. At sumunod, batas. Isang kaloobang tiwala. Ang pamamahala ay kaloob ng mga tao sa kapwa nila tao dahil sa nakakita nilang husay at galing ng mga ito sa pamumuno at pangangasiwa. Ang pamamahala ay usapin ang pagkakaloob ng tiwala. Hindi iba ang pagtitiwalang ito sa ipinagkaloob natin sa ating mga barkada o kasamahan sa pamayanan minsan sa ating buhay. Kapwa boss ang pangulo at mamamayan. Boss ng bayan ang pinuno. Magtitiwala ang bayan sa pangulo ng pinuno dahil may nakikita-higit at dakila ang pinuno para sa kasaysayan at kabutihang panlahat. Boss naman ng pinuno ang taong bayan. Walang gagawin ng pinuno kundi ingatan, payabungin at paunlarin ang mga karapatan at kalayaan ng mga tao sa bayan. Ang lipunang politikal ay isang ugnayang nakaangkla sa pananagutan. Ang pananagutan ng pinuno na pangalagaan ang nabubuong kasaysayan ng pamayanan. Isa na sa kasaysayan ang pandemyang ito. Ang bayan ay pinagkatiwala lamang sa pamumuno. Ang namumuno ay hindi espesyal na nilalang hiwalay sa kasaysayan ng tao ng bayan. Ngayon, pakinggan natin ito. Ang tunay na boss, hindi siya, hindi ako, hindi ka. Ang tunay na boss ay ang kabutihang panlahat, ang pag-iingat sa ugnayang pamayanan at ang pagpapalawig ng mga tagumpay ng lipunan.
Ano nang ating tungkulin? Sumunod sa batas na may pagpapahalaga. Sa kasaysayan ang mabubuo ngayon, ano kaya mayambag mo? Ikaw ba ay naging bahagi sa tagumpay nito? Sumunod ka ba sa simpleng alituntunin na magsuot ng face mask? Manatili sa loob ng tahanan habang may pandemya? Ang lahat ng ito ay para sa kabutihan ng lahat. Marapat lamang na gawin ang iyong tungkulin. Sumunod ay magsagawa ng isang proyekto na makatutulong sa pamilyang pangkabuhayan upang maging produktibo. Maaari kang gumawa ng anumang pagkakitaan kahit nasa loob lang ng tahanan. Sino rito ang marunong manahi? Iyan, paggawa ng face mask dahil kailangan natin niya ngayon sa panahon ng pandemya. Sumunod, paggawa ng peanut butter. Paggawa ng mga cookies o anumang pwede nating iluto upang maibenta natin. Diba, usong-uso ngayon ang online selling. Importante ngayon ay tayo makatulong sa ating pamilya. Iwasang gumastos, kundi mag-isip ng pagkakitaan. Sa paglinang ng talento, ano ang mayroon sa kamay mo ngayon? Ilan kaya ang masasabi ng cellphone? Ano maaaring gawin sa cellphone na hawak mo? Ilan kaya masasabi sa inyo na mag-vlog ako at papaalalahanan ko ang lahat ng mga dapat gawin tulad ng pagsuot ng face mask, panatilihin ang social distancing at laging maghugas ng kamay at lalo higit huwag lumabas ng bahay. Sa ating paglalahat, hanapin at piliin ang pinakaangkop na sagot sa loob ng kahon. Isulat ang inyong sagot sa sagotang papel. Una, pangalawa, pangatlo. Ngayon basahin natin. Una, hawig ng patlang ang isang pamayanan. Ano ang tamang sagot? Tama, barkadahan. Pangalawa, patlang ang tawag sa mga nabuong gawin ng pamayanan. Ang sagot ay kultura. At pangatlo, ang tawag sa paraan ng pagsasaayos ng lipunan upang masiguro na ang bawat isa ay malayang magkakaroon ng maayos na pamumuhay, magkamit ang pansariling bituin, sabay ang kabutihang panlahat. Ang sagot ay pampolitika. Magagaling! Pang-apat, tungkulin ng patlang na isa't titik sa batas ang mga pagpapahalaga at adhikain ng mga mamamayan. Ang tamang sagot, pamahalaan. Panglima, ang pamahalaan ang nagpapatupad ng patlang upang matiyak ang soberanya at mapanatili ang seguridad at patlang sa loob ng bansa na kailangan sa pagiging produktibo ng lipunan. Ano ang unang sagot sa patlang? Nagpapatupad ng batas. At ano ang sagot sa pangalawang patlang? Seguridad at kapayapaan. Okay, sino sa inyo ang nakakuha ng 6 na puntos? Magagaling! Sa ating pagpapahalaga, ihanda ang mga kakailanganing gamit katulad ng ballpen, worksheet at papel. Sagutin ang mga tanong. Ang pagsunod sa batas ay kailangan para sa kapakanan mo at ng iyong kapwa. Kung sinabing wag lumabas ng tahanan dahil may pandemya, ano ang iyong gagawin? At kung ang mga barkada mo ay nagkayayaan sa isang selebrasyon sa gitna ng pandemyang ito, ikaw pa ay sasama. Ngayon, may mga katanungan ba sa ating mga aralin? Malinaw? Salamat sa inyong pakikinig. Kung wala nang katanungan. At dito nagtatapos ang ating araling Kipunang Political. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikiisa. Laging tatandaan ang ating tungkulin bilang mag-aaral. Mag-aral mabuti at sundin ang payo ng ating mga magulang at mga nakakataas. Paalam hanggang sa muli.